Nako, masagana masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Napakaraming makinarya natin ngayon dito sa ating harapan. Ito po yung mga makinarya o machine na gawa mismo dito sa RM Metalworks. Pakita po natin isa-isa. Ito po yung nakapaligid po sa atin ngayon. Yan, yung mga maliliit natin yung mga unit. Yan po yung ating mga pelletizer na ang capacity po ay 20 kg kada oras. Saktong-sakto yan kung meron po kayong mga backyard poultry, mga manukan, bibihan, babuyan. Meron po tayo yung mga malalaki dito sa likod natin. Napakita po natin ito, yung ating mga decorticator, coconut husk decorticator. Ito po yung ginagamit natin para makagawa tayo ng mga coco peat, coco fiber. Saktong-sakto po yan kung meron po kayong mga nyugan, bukuhan, o gusto nyo mag-produce sa sarili ninyo o pangbenta ninyo ng mga coco peat at coco fiber. Napakaganda po yan para po sa ating mga halaman. Ito naman po yung dalawang unit natin dito. Ito po yung ating cornmeal o pulverizer. Ito po yung ginagamit natin para makapagiling po tayo ng mga ganito. Mais, soya, bubog, obote, pati uling. Ito po yung ginagamit natin. Ito po yung mas maliit nating unit. Meron na po siyang 1.5 horsepower na electric motor. 25,000 lang po yan. Meron din po tayo nito, mas malalaking unit. 3 horsepower na po ang nakalagay. Ito pong nasa gitna naman natin na to. Ito po yung ating pinakasikat na charcoal briquetting machine. Ito po yung ginagamit natin para makagawa tayo naman ng ating mga charcoal briquettes na patok na negosyo ngayong 2024. Ito naman po yung ating multi-purpose shredder. Ito po yung ginagamit natin para makapaggiling tayo ng iba't ibang tipo ng farm waste katulad ng mga dayami, ng mga bunot, ng mga dahon, damo, maliliit na sanga. Meron po itong wood chipper. No? Ibig sabihin po niyan, kaya po nitong makagiling ng kahoy hanggang 2-inch diameter. Halos ito po yan, 2-inch diameter. Yung meron po tayo nito, mas malaking unit, ang nakakabit po natin, 12 horsepower diesel engine, kaya po nun hanggang 3-inch diameter. Yan, napakarami no. Hindi pa po ito yung kompletong set ng mga makinarya na meron dito sa RM Metalworks. Meron pa po tayo iba. Hindi ko na napagkasya dito no, dahil maliit lang yung demo space natin. Meron po tayo dyan yung mga chopper natin, yung panggawa ng silage. Yan, para sa mga kababayan natin dyan na nag-aalaga ng kambing, ng baka. Meron din po tayo mixer, yung kapares po ng ating charcoal briquetting set at ng ating pelletizer. Meron din po tayo iba't iba pang mga makinarya katulad ng mga 4-in-1 shredder, ng mga de-oiler o ng copra oil extractor. Ano pa bang hindi ko nabanggit? Napakarami, di ko napakarami po nating makinarya dito sa RM Metalworks. Kaya po pinakamaganda, kung interesado po kayo o kung meron kayong mga paggagamitan, pwede po kayong mag-message dito sa aming official Facebook page. Ilalagay ko din po yung mga numero namin diyan para pwede po kayong tumawag sa aming numero, makipagkausap po o kausapin niyo po muna kami para po mai-recommend natin ano po yung best machine para sa paggagamitan po ninyo sa inyong mga farm o para sa inyong mga business. Para sa ngayong araw po, i-demo po natin itong dalawang pulverizer natin dahil ipapadala na po natin ito sa mga customer natin dito sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Tara po, pandarin po natin. Ang gigilingin po natin, mais. Yan, medyo tuyo-tuyo na yung mais natin dahil natambak na to ng matagal dito. So, pandarin po natin. Hanayin po natin to. Ang capacity po nito, 50 kilograms kada oras. Yan, nakita nyo, medyo may 10 kasi yung sinalang po natin dyan, uling, dahil gumawa tayo ng charcoal briquette. Ano? Tuyo-tuyo na. Panahon na ng mais, pero ito, last harvest season pa to. So, talagang matagal na na-imbak sa atin. Pakita natin, oh. Napakaganda. Corn grit po yan, pinong-pino, kasama yung darak, yung pinaka-atay, kumbaga, nung mais. Sakto-sakto po yan kung meron po kayong mga alagang baboy, manok, bibe. Magandang source po ito ng carbohydrates. Ano? 1.5 horsepower lang po yan, pero ang capacity, 50 kilogram per hour. Yan. Yan po ang kainaman dito sa mga dinidisenyo natin sa RM Metalworks. Yung iba makikita mo, napakalaki ng motor, no, napakalaki ng engine. Pero yung capacity hindi matumbasan yung kaya nating
gilingin dito sa RM Metalworks. Dahil dito sa RM Metalworks, inaaral po natin kung paano pataasin yung tinatawag na efficiency. Hindi po kasi ibig sabihin mas malaki yung power consumption o yung power requirement ng ating engine. Eh same na po yung tinatawag natin na performance. Maaring mas malaki nga po yung motor niya, pero sa capacity po parehas naman. Ang ibig sabihin po niyan, mas mataas po ang efficiency ng ating mga makinarya. Siyempre, saan ba kayo? Gusto nyo ba yung mas malaki o gusto nyo yung same capacity pero mas tipid sa kuryente at mas tipid sa diesel? Yan po ang kainaman dito sa RM Metalworks. Dinisenyo po ng mga Filipino engineers. Nandiyan po sila Engineer Robert or siyempre Engineer Robert. Nandiyan po sila Engineer Rafi. Siyempre katulong din po tayo at yung iba pa nating mga kasamahan dito sa RM Metalworks sa pagdidisenyo, sa pagto-troubleshoot, paano pa mapapaganda yung disenyo ng ating mga makinarya na best suited, best design para sa mga kapwa natin Pilipino. Yan po ang kaibahan natin, kaibahan po ng RM Metalworks, no? Dahil gawang Pinoy, locally made, dinidisenyo po natin na nakaangkla sa konteksto ano yung talagang ginagamit o kung paano siya gagamitin ng ating mga kababayan. Mahirap po kasi kapag basta-basta imported ng mga makinarya, hindi po siya naka-design para sa kapwa natin mga Pilipino. Pero dahil dito sa RM Metalworks, sinisikap natin, no, na idisenyo kung paano siya gagamitin, paano siya mailalapat doon sa mga farm natin. Kaya swak na swak, sulit na sulit yung mga investment natin. Sunod po natin yung ating pulverizer din. Ito po ang motor niya ay marquee, request po ng ating customer. Panda rin po natin. Ano? Lakas. Saglit lang gilingin. 50 kilogram kada oras. 1.5 horsepower. Nasa 1.1 kilowatt lang po yung consumption niyan. Basic na basic. Salamat pa po natin para makita pa ng iba pa natin mga viewers gano'ng kalakas yung ating cornyn. Ano, baliwala. Antigas yan, mais yan. Wait po natin, oh. Durog, pati yung matigas na part ng mais. Napakaganda niya sa mga manok natin, kite, baboy. O ha? Baliwala, linisin na lang po natin. Yan o, nakita ninyo kung gaano kalakas yung dalawang makinarya natin. Imagine, ito pa lang yung pinakamaliit na pulverizer na meron tayo dito sa RM Metalworks. Pero ang capacity niyan, hindi ka mabibitin. Ang kagandahan nito, dahil 1.5 horsepower lang po ito, kahit po yung farm natin ay medyo malayo, no? Karamihan kasi ng mga farm natin nasa liblib na lugar. Katulad po nung huling vlinag ko, nako, 2 kilometro o 3 kilometro tayong bumiyahe na rough road. Tapos tumawid pa tayo ng ilog na napakakitid, no? So, ganyan kadalasan yung setup ng mga farm natin, ng mga farm ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kaya tayo dito sa RM Metalworks, inisip natin, kung gagamit tayo ng malaking motor, hindi po ito mapapaandar ng maganda kung ang service drop natin ay napakahaba o kung nagfa-fluctuate yung kuryente natin. Kaya dito, dinisenyo nyo natin 1.5 horsepower lang. Imagine niyo po, ang liit lang yan. Para ka lang nagpapaandar ng jetmatic ng water pump na maliit. Pero, makakagiling ka na ng napakaraming mais, soya, bubog, bote, uling sa ating pulverizer machine na to. Muli po, ito po yung mga makinarya mula sa RM Metalworks. Hindi pa po ito yung kumpleto, no? Marami pa po tayong makinarya. Nagko-customize din po tayo dito sa RM Metalworks. Muli po, ito po yung ating pulverizer. Yan, nalito na, no? Ito yung ating pulverizer machine. Yung nakapaikot po natin, ito yung ating mga pelletizer machine. Ang capacity po ay 20 kilogram kada oras. Ito naman po yung ating dalawang decorticating machine. Yung isa po may kasama siyang wood chipper. Pasadya po, pa-customize ng ating customer. Yung nasa likod po natin, yung ating shredder with wood chipper. At syempre, ito yung ating pinakasikat na charcoal briquetting machine.
set. Ito po yung i-deliver natin or ganito din po yung i-deliver natin sa kababayan natin dyan sa San Miguel, Bulacan. Yan. Shout out po ulit kay Sir Larry. At hindi po kami nag-abot at nanlayo nung kanyang pinag-i-stay yan. Pero nakita naman po tayo. So yung mga customer po natin dyan o yung mga viewers po natin dyan na gusto pong bumisita dito sa pagawaan natin sa Barangay Lumboy, Talavera Nueva Ecija, available po tayo from Monday to Friday ng 8 a.m. hanggang 4 p.m. po. Yan. Kung gusto niyo naman po akong ma-meet at makausap tungkol sa mga pa-customize o sa mga sadya ninyo dito sa RM Metalworks, available po ako from Monday, Tuesday, Thursday at actually yun lang po, no? Kasi nagtuturo po tayo sa Wesleyan ngayon bilang isang engineering professor. At nagtuturo tayo ng mga engineering students dyan every Wednesday and Friday. So medyo challenging, no? Kasi ang pagtuturo po natin dyan, 9 a.m. hanggang 7 p.m. Walang lunch break. Dire-diretso po yan. So very challenging, no? Pero kakayanin po yan, no? At bilang balik natin po sa community natin, aside dun sa gumagawa po tayo ng mga makinarya, nagtuturo din po tayo ngayon dito sa ating local na university sa Nueva Ecija. Muli po! Ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahihiyang tumawag o mag-message sa amin. Maraming salamat po. Magkita-kita pa po tayo sa susunod nating mga vlogs. Shoutout po ulit sa lahat ng viewers, commenters, sharers, followers, at mga customers po natin. Maraming salamat po.